Magandang araw sa lahat. Welcome dito sa aking kusina, Salinas Cooking Channel. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng kalabasin with cheese. Ito ang ating lulutuin ngayong araw na ito for lunch. And ang ating pang mga kailanganin ay meron tayong tomato sauce, meron tayong cooking oil, black pepper, and salt. And gagamit din tayo ng cheese, grated cheese. Yan po, dalawang klase ng cheese ang ating gagamitin. Kahit anong klase, mamurahin, mamahalin, pare-pareho yun ang lasa pag naluto. At ngayon, ang una natin gagawin ay gagayatin natin ang ating kalabasin. Ngayon ay magagayat tayo ng kalabasin. Gagayatin siya natin ng bilog-bilog. Pero hinunggasan muna natin ito bago natin ginayat. Ayan, hanggang sa matapos itong ating tatlong kalabasin, ganyan ang pagagayat. At ito na yung ating kalabasin na ginayat natin ng bilog-bilog. Hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis. At ngayon, meron ako ditong isang kawali at meron naman ako ditong cooking oil. Kung saan ilalagay natin ang cooking oil itong ating kawali, kaunti lang. At ating ililittle bit fry itong ating kalabasin. At pag mainit na itong ating kawali na may cooking oil, ilalagay natin ang ating kalabasin. Ating ililittle bit fry. Lahat ng ito. The same processing. Ganyan lang ang ating gagawin. At pag ito ay medyo luto na, atin siyang isisit aside. At ito, kita nyo, nasa kawali na siya. At lalagyan natin siya ng kaunting asin. Kaunti lang sa ibabaw. At atin siyang balikin mamaya-maya. Pero lalagyan din natin siya ng little bit of black pepper. Opo, yan. At ang lahat ng ito ay lulutuin natin ng bising processing. At ngayon naman ay siya ay ating babalikin. Ayan. Hindi yung pritong-prito at ipa ito nulutuin mamaya pag nilagyan ng cheese. Napaka-easy na ating gagawin ito. Napaka-simple, napaka-sarap, kayang-kaya. At ito, luto na yung ating first batch. At atin na siyang hahanguin. Lalagay natin sa isang plato. Hindi na natin kailangan ng absorbing papers dahil ito ay lulutuin pa naman natin. Ayan. At isusunod naman natin ay ang second batch. Ito, luto na ang ating kalabasin. Atin na siyang na-little fry. Tanyo naman, napakasarap. At itong ating kawali na itong ating ginamit na kawali, ay lalagyan uli natin ng kaunti uling cooking oil. A little bit only. Just a little 1 tablespoon. At kung saan ay lalagyan naman natin siya itong tomato paste o tomato sauce. Kaunti lang. Lalagay natin sa ayan. Kita nyo. Kaunti lang. At habang siya ay ayan. At gagawin natin ito, half lang ang ating ilalagay at mamaya ang half. May ano po ito, half ang ating lalagay ngayon. Ayan. At mamaya uli ang kalahati. Ayan. May lasa na po itong ating kalabasin. Nilagyan na ng asin at saka paminta. Kaya yung ating, ayan. Tarin nyo. O, napakaganda na. Napalagay na siya dito sa ating tomato. At ang isusunod nating lalagay dito ay itong ating keso. Kita nyo, itong keso. Ito po yung lapad na keso. Kung ano, bahala na kayo kung anong keso, mumurahin, mamahalin, depend sa panyo. Ayan. Lalagay natin dito sa ibabaw. Ayan. Nakalagay na ang ating keso sa ibabaw. Kung saan naman, itong ating natirang kalabasin. Tatlong kalabasin po itong maliliit. Nilagay, bahala na kayong dumiskarte kung paano inyong gagawin yung gayat, loto. Ayan, lalagay natin dito sa ibabaw. Uli, yung ating kalabasin. Ayan, ito ay napakasarap. Pag ito po ay naluto, ay para na kayong kumain sa isang bigating restaurant. Napakaganda. At pagkatapos nito, naririto na yung kanyang
tomato sauce, nilagay natin yung ating kalabasin, nilagay natin ang keso. At ngayon naman, dito sa ibabaw na ito ng ating kalabasin, ay lalagyan naman natin ang keso. Ayan, yung pong grater keso. Any kind of keso, mumurahin, mamahalin, bahala na kayo. Ayan, hindi natin kailangan ng orno. Ayan, at mamaya-maya, ito'y ating tataklubahan hanggang ma-melted ang ating, tataklubahan natin siya, hanggang ma-melted ang ating cheese. At pag-melted na siya, ibig sabihin, luto na. At ito na, ang ating masarap na kalabasin with cheese. Kita nyo, namula na siya, gawa ng ating tomato sauce. At ngayon, siya ay melted na melted na. At siya'y atin ang titikman. At ito'y very sure, napakasarap. At ito, kukuha na ako ng aking titikman. Tsak na masisihana ng buong pamilya. Ayan. At ito na po siya. Ayan. Para po siyang lasagna. Ayan. Wala na ang karne. At ito'y napakasarap. At atin na siyang titikman. Ito ang ating kalabasin with cheese. Para po siyang lasagna, subukan nyo. Napakasarap. Pwede po din itong gawin sa talong, sa upo. Kung ano man ang inyong maisipan gawin. Hop. Napakainit. Thank you for watching and hope you enjoy sa panonood ng video ito ng ating masarap na kalabasin with cheese. And thank you for watching and please like and subscribe. Subukan nyo. Napakasarap. Ising-isi, kayang-kaya. Napakamura. Thank you for watching.